Yadang! Kasi ready na yung mga food natin, ang dami! Nagulat naman. Okay, sorry, Chef. Laban to, laban. Excited kami talaga ni Buboy. Maghahanda tayo ng isang panalong mukbang kasama sina Faith Da Silva at Buboy Villar. Pero bakit kaya habang takam na takam si Faith sa pagkain, si Buboy hindi maipinta ang mukha? Mixed reactions ako kasi ma-offend ba ako? Bakit po? Hindi po. Okay, sige, explain mo, explain mo. Papasa naman kaya sa panlasa ng mga kapusong bumisita sa ating pop-up kitchen ang mga dishes na ihahanda natin? Malalaman natin yan sa isa na namang exciting na food adventure ngayong araw. Oh, mainit. Hello. Hello. Sound check. Crispy. Ito. Ang mga fresh ingredients na gagamitin ko sa aking mga putahe today, ang mga ipinagmamalaking tanim at produkto nila rito sa Kabutihan Farm sa Amadeo, Cavite. Isa itong mushroom farm na nagsimula sa isang simpleng misyon, ang ibahagi ang kabutihan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabuhayan sa mga komunidad, pagbibigay ng oportunidad ng edukasyon sa mga scholar, at pagsasagawa ng iba't ibang outreach activities para sa mga nangangailangan. Sa kanilang hashtag Buy One Share One Project, sa bawat mushroom burger na bibilhin mo mula sa kanila, ay may tulong na makakarating sa mga komunidad na tinutulungan nila. Ito yung pitasin mo nga to. Ito ang good vibes na damang-dama namin na Buboy at Faith habang nililibot namin ang kanilang mga taniman para humahanap ng mga iluluto namin sa aming mukbang. Hindi ka magugutom kay Buboy. Oh, hindi ka magugutom sa akin. Ay, ang galing. So, siyempre, tatak-tak nyo lang yung kainin. At ang una sa aming special menu today, ang version ko ng classic binagoongan gamit ang binibida nilang bilog na talong, chili garlic oil, at mushroom bagoong. Siyempre, kailangan may ambag tayo dun sa pangmalakasan nating kainan mamaya. So, gagawa tayo ng pork binagoongan. Una ko munang pinirito ang mga sariwang talong. Sunod ang pag-sear ng karne ng baboy hanggang maging brown ito. So sinisear lang natin, binabrown lang natin yung meat. Pinalalabas na rin natin yung mantika at the same time habang yung usok pumupan doon sa nagkakamera. So bali nakakakuha na tayo ng magandang browning doon sa ating meat. And I think ito yung mga ingredients na mag-aangat doon sa ating binagoongan dish. Yung kanilang mga gawa dito mismo. Ito, mushroom, chili garlic oil. So curious lang tayo kasi first time ko lang itong matitikman. Amoy na amoy yung sili. Compared to your normal chili garlic oil or chili garlic paste or sauce, may parang umahabol na umami doon sa kanilang recipe, which I think pasok na pasok doon sa ginagawa nating dish. And of course, yung kanilang mushroom bagoong. Very subtle yung pagkaalamang niya, pagkabagoong niya. Kagaya ng chili garlic natin, ang sarap ng umami niya. So, definitely, solid to. Sinunod ko na rin ang gawa nilang chili garlic at ang astig na mushroom bagoong ng Kabutihan Farm. And of course, yung ating sibuyas at bawang.
And of course, yung kamatis natin. And pakukuluan lang natin to ng siguro mga 30 minutes. Pababaan lang natin yung temperature para hindi masyadong malamog. Then pwede na tayo mag-serve. Tikman natin yung anghang niya. Ayan, no? Yung singaw pa lang, yung usok pa lang, eh, maangas na, eh. Kumakain ako ng sili. So medyo mataas yung tolerance ko sa anghang. Siguro mga nasa 6 or 7 ito. Good luck sa kanila, mamaya. Kain na kayo, ah. Kain tayo. Sana all. Kain! Aban, bukod kina Faith at Buboy, kasama rin sa mga nakatikim na mga putahing niluluto natin ang mga kapusong napadaan sa ating farm-to-table pop-up kitchen. I'm just gonna let you guys have a taste of one of the dishes na prinipare namin dun sa farm. Prinipare pala ni Tata. Ay, ano ka po? Nagkabala ka pa? Salang. First time kumakain ng mushroom. 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 Fried? Talaga? Oh. Uy, ang sarap. May kanin kung wala. Panalo yung lasan niya. Ang harap na to, ha? Ah. Kamusta yung chicharon? Sarap siya. Doesn't taste okay. Like Yes, niya. Yeah. Malang. Pero hindi. Yung dalawang girls, okay lang. William. Manghang. Kung kanina beer yung hinahanap, ako kanin yung hinahanap. Sarap. Pag ganito yung luto, parang hindi makakala yung mushroom yung kinakain. Mushroom yung bro. Actually, chicken skin. Parang chicken skin. With sauce. Can you air fry it? You won't get this crunch. Okay. It would still be crispy, pero may kunat siya sa dulo. That's the consistency kasi that you get when you fry it. Happy ako na ano, yung first na fried mushroom ko kayo yung nagluto. So yung sarap. Pleasure. Ang sarap! Pwede. Star ng dish na pinatikim natin sa ating mga bisita ang oyster mushrooms na pinalalaki nila mismo dito sa Kabutihan Farm. At alam nyo bang napakasimple lang ng proseso para maihanda nyo rin ito para sa inyong mga pamilya sa bahay? Para sa dish na ito, gagamit tayo ng itlog para i-coat ang ating mga mushrooms. So we have here our eggs. Yan yung magsisilbing wet ingredient natin para kumapit yung seasoning ng ating mushroom. So ito, toss lang natin yun dyan. Just to coat. Then we'll add in some pepper. Some salt. So ito yung ating onion powder. Garlic powder. Toss lang natin. And then, yung magpapakrispy doon sa ating crispy mushroom, potato starch. Kung wala kayong makuha ng potato starch, pwedeng-pwede kayong gumamit ng corn starch. Toss nyo lang hanggang makoat lahat ng surface area. And then pwede na tayo magprito. Sound check. Sound check. Crispy. Right there. Sound check. Ang sarap yun. Talaga. Parang karne. Hindi ko alam na mushroom yan. Hindi ko isiping mushroom yan. Mas masarap pa ito pag may glaze na. Pwede, pwede.
na nagtatawag ng white wine. So, ready na yung ating crispy mushrooms. Yung sauce naman or yung glaze ang gagawin natin. So, butter muna tayo. Oyster sauce. Sweet chili sauce. And honey. Siguro pag na-reduce natin yung liquid o yung mixture na meron tayo dun sa ating pan, saka na natin pwedeng itoss yung ating mga crispy mushrooms and then finish lang natin siya with sesame seeds. Ayan, ito na. Mukhang bumenta naman sa mga guests natin sa ating pop-up kitchen ang lasa ng ating glazed crispy mushroom. Itong sina Faith at Buboy, tila ine-enjoy din ang chillax nilang bonding time dito sa Kabutihan Farm. Siyempre, dapat may baon din sila sa handaan. Kaya naman sinamahan sila ng chef ng Alfresco at Kabutihan Farm sa pagluluto ng ilan sa mga specialty dishes dito. Isa na dyan ang kanilang KKK o kangkong, kabute, at kale. Ito yung ano, crispy kangkong. Ah, crispy kangkong. Pero basa pa siya, chef. Ah, hindi yes. Pa siya crispy, chef. So, iki-crispy pa lang yan, chef. Okay. So, wet kangkong pa siya ngayon, chef. No? Ano wet po kangkong. Yung laman ng butter na yan? Ito yung tinatawag na dough. Yung examang, ano po, dough? Dough? At buhangin po, buhangin. Ano po? Sorry, parang sorry. Cornstarch sa mga ah, cornstarch. Susunod yan. Ayun na. Oh, yan na. Oh. Dapat sa mantika hindi ka takot para hindi yan tumitilamsik. Huh? Tumitilamsik. Hindi ka takot dapat na mag-ganun ng... Kailang ano ka. Mag-prito. Oo. Hindi ako ma... Tsaka maganda dito, healthy siya. Mismo. Pag vegan ka, oh, gulay, madaming nutrients. Lubos ko na. Oh, ito talaga. Teka lang ha. Ayun na nga. Wait lang ha. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Huwag galing magulo. Yes. Ano pang klase? Ano pang klase mo ito? Ba't iba yung mga mushroom, di ba? Ano pang klase mo ito? Oyster. Oyster mushroom. Ayan po yung mayana. Mayana leaves. Very healthy to, no? Pagkata ng itsura nito, oh. Gamot sa bukol. Gamot? Ah, gamot sa bukol! Anak ng teting! Ang tagal nang tinatanong nito. At least, meron ng sagot. Gamot sa bukol, meron ka? Meron na po! Ayan, oh. Ang galing, oh. Nag-iitsura na siyang crab, oh. Ang crispy. Bango. Totoo, mabango. Ah. Oh, mainit. Matapos ang quick and easy KKK tempura, sunod naman nilang hinanda ang panalong seafood tempura. Okay. Chef, ano yung mga iba't ibang klaseng mga seafood yan, chef? Kumbuto crabs. Crabs? Tapos, isang butay. Tahong? Kako? Pusit. Pusit? Tapos, may nakita akong corn. Corn, yan. May parang scallops ba yan, Corpo, chef? Ibon. Ay, ibon. Kung kanina medyo, ano, pangtipid, ito oh. Naman pag medyo bagong sweldo. Oh. Yan, oh. Pwede mo yung looking edge. Ay, ito ang tawa. Tinutawa. Ganon din kasi ako. Siyempre, diba, pag bagong sahod ka, ano, pag kain ka na masarap, kasi deserve mo yun. Tama! Oo. Oh. Oh, oh. Hinuhuli po yung pusi tsaka hipon kasi mabilis maluto. Ako ang bango! Oo, kasi ano ba naman yan? Butter eh. Di ba? Hindi tinipid sa butter. Yes. Ewan ko lang. Kung magreklamo ka pala na kulang sa lasa, yan. Oh. Gilip ka ba? Hindi. Pag sobra kasi yung hipon sa luto, ma-overcook siya. Hindi madaling siya ma- texture. At hindi siya madaling makuha yung balat. So, di ba gusto natin yung wiggle-wiggle pa? Nag-wiggle-wiggle pa yung hipon. Yes.
Diyos, kumukulo-kulo na. So, galing na lang. Wala, konting ano na lang to. Konting kulo. Oo, oh, kasi talaga. Pwede nang i-plate agad. Hindi. Thank you, okay, James. Na! Yummy! With just four simple ingredients, pwedeng-pwede rin kayo makagawa ng panhalong appetizer kung plano nyo rin magmukbang kasama ang inyong mga tropa. Best example niyan itong chicken lettuce wraps na hinanda ko para sa mga kapuso natin sa ating pop-up kitchen. I'm just gonna let you guys have a taste of one of the dishes na prepare namin dun sa farm. This is something na very practical, very easy to do. So any protein, you can definitely use for this. Mm. Ako pag may mango, I would normally go for fish. Yan yung usual kong combination. When I prepare pala, natataka ko. Pakitalihan na. Magkakababaloy. Bukod sa mga sariwang ingredients, isa sa mga pinaka nagpasarap sa dish na ito ay ang roast chicken mula sa Kabutihan Farm. Roasted chicken. Familiar na kayo dito, kahit sa ang kanto ng Pilipinas may nagtitinda niyan. So alam na natin kung gaano kasarap yan. And sometimes, sisimplihan lang din natin para makapagbigay tayo ng ibang presentation. So gagawa lang tayo ng lettuce wraps. Sa paghahanda ng chicken lettuce wraps, naghanda muna ako ng simpleng salsa gamit ang pinaghalong hiniwang mangga at sibuyas. Pagkatapos ay pinarte-parte ko naman ang lechon manok into serving sizes. Juicy ah. Fairness. So yung roasted chicken na gagamitin natin ay galing mismo dun sa restaurant nilang Alfresco at Kabutihan Farm. Sa isang plato, naglatag lang ako ng mga fresh lettuce. Saka ako ipinatong ang mango salsa at lechon manok. And in just 4 easy steps, ready na ang ating chicken lettuce wraps. Yes, please. My pleasure. It's like salad. So again, yeah, di ba? Very, ganun yung vibe niya. It's very healthy. Very. Ang sarap chef nung ano niya. Yung pagka-tender ng meat. Tapos yung... Lumukot yung lasa niya eh. Kasi kasama nung mangga. Hindi siya dahil lang gutom ako, pero talaga na-enjoy ko yung sobra bell chef. Yung tamis nung mangga, nag-compliment dun sa namitinis ng chicken. Yeah. Oo, oh, anong tawag dito? Chicken lettuce wrap. Gagawin ko tong ano sa anak ko. Kasi nagluluto rin ako, mga sinigang-sinigang lang. Pang bahay lang. Ang sarap! May fork ka pala. Ang sarap ng fear, ang sarap. Lahat masarap. Ang sarap. Anong mga, ano mo dito, tinalo mo? Yung chicken natin, pwede kang gumamit ng roast chicken, lalong-lalo na pag sa mga anak mo. At hindi mo na kailangan lulutuin. Kunyari, may leftover ka. So, pwedeng yun na lang yung ihalo mo, patong mo sa lettuce, ripe mangoes. Oo nga, ang sarap pala ng diba? Ripe simple mangoes. Lang. Oo nga, in fairness. Oo. Ano pa yung mga pinagkakabisihan mo these days? Ngayon, I'm focused on my personal business. Okay. Which will be soon revealed. If you're down to doing farm stuff, cooking on site. I love doing it kasi I grew up as a farm baby. So my parents had a farm before. Okay. Pero yung farm namin was in Germany pa. Yun guys, please don't forget to support all the Clashers and follow me on my social media accounts. It's Mark Avila Official. The Clash every Sunday, 7:50 p.m. before KMJS. And you can also follow me on my social media platforms at Arabel de la Cruz on all social media platforms. Please do follow me on my social media accounts too. Rex Bakulfo sa lahat ng social media accounts. Kasi nasanay akong bear, ganyan, mga madam, sir, kasi may business ako. Ano business? Sugar with 7, ganda 24/7, gigita ka na may forever. Haba, di ba? Skincare. Meron akong lotion, may scrub, meron akong soap. Sarili mong product. Nice. Content, yes. Chillax vibes? Check. Appetite? Check! Fresh ingredients? Check! At matapos na maghapong paghahanda ng masasarap na putahe, yummy dishes? Check!
Ngayon, oras na para sa moment na hinihintay naming lahat. Ang simulan ang special barkada mukbang. Hi! Yan! I think ready na yung mga food natin. Ang dami! Sorry, Chef. Laban to, laban. Excited kami talaga ni Buboy. Mukhang napagod naman kayo sa food adventure nyo, di ba? Oo nga. Hindi naman kami masyado pag kasi nag-enjoy kami. Yun! Actually, tapos hindi ko nga masyado tinitignan yung mga pagkas. Ayoko matakaw tingin. Oo, tama. Mango and onions, tapos ipapatong lang natin or irarap lang natin sa ano, lettuce. Wrap po, wrap. Bakit hindi mo sabihin kung ano ba ang tawag sa ating mga na-na-na-na-na? Galing ha, galing. On cue ha, on cue. So parang salad lang naman to na present natin differently. Tsaka pag, di ba, pag nagsasamgyup kayo? Yes, parang ganyan lang. Gen Z, Gen Z. Yes. Oo, ginawa kita. Oh. Diba, sabi ko po sa'yo, napakaswerte ko. Game, titikman na natin. Galing pa sa kamay ni Faith to. Mm-hmm. So sa dami ng kakainin natin, pacing ah. Yes. Parang kahit mag-iisang kutsara lang tayo. Ang sarap, chef. Parang okay naman, di ba? Madali nung ibaon, di ba? Yes. Sa school, sa work. Mm. O ito, pasok na pasok sa diet mo. Ayan! Crispy mushroom. But kung ano ka, kung vegan ka, di ba? Ito yung mga perfect na kain mo. Good source of protein yes, and fiber. Ma'am. Of course. Tsaka marami pang iba. Ayan o. Ito. Oh. Ay, vlog. Ay. Tingnan niyo po, vlog. Oh. Ang sarap, chef, sobra. Ikaw nag-prepare niyan, chef. Harap. Ay, nagluto niyan. O ito yung ating first course ng main course. Ito na. Wow! Ano talaga ako pang ano? Kanin. Kailangan na ng kanin dyan. Magkakanin siguro na tayo. Mm-mm. Meron tayo ditong pork binagoongan. Yan na nga. Mm. Mahilig ako sa maanghang. Mahilig? Mm. Yes. I'm a spicy person. I'm a spicy person. I like spicy. Alright. Hindi, kakainin ko na ng buo. Para talagang one time, big time. Yun talaga. Ba? Tensyon na kayo, ha? Kain tayo. Sana all. Kain! Ay. Ayan. Okay. Laban. Ay, thank you, Lord. Walang iiyak, ha? Ang sarap. Parang bira ko makatikim ng binagoongan na hindi ganun kaalat. Mm-hmm. Di ba? Parang iiyak. Sabi, no? Yep! Kamusta yung anghang? Okay naman. Chef, will you marry me? Ah! Eh, ngayon? Sige nga, chef. Sorry, mali yung ginawa ko. May kanin kasi. Ulitin ko, chef. Kung yung service naman to natin na walang ano, kanin. Iba talaga dito sa farm to table. Para. Masaya. Masarap mamihasa. No? Busog ka pa, di ba? Yes, ma'am. Okay. Aha. Ayun na nga, ayun na nga. Uy. Ayun na pen mo. Sinipa. Oo, babe. Sinipa ako. Ganun ka angas. So meron tayo dito naman, yung ating BBK. Tataka rin ako kanina bakit yung BBK. Oo, ano yung BBK? Budel sa Bilao ng Kabutihan. Yes! So bali, isa ito dun sa mga in-offer nila sa Alfresco restaurant nila. Mm-hmm. So ito yung BBK Fish and Vegetables. Okay? Favorite ni Buboy yung ampalaya. Ayun naman pala. So i-donate ko sa'yo yung ampalaya ko. Di ba? Ayan, ayan, ayan. Kaya mga bata. Oo, di ba? Favorite mo. Oo, yan. Sige. Oh. Oh, bata! Huwag kang umiyak, Buboy. Huwag kang umiyak. Hindi, masarap din yan ang walang kanin. No! Huwag, Chef! Huwag, Chef! Huwag! Natikman na natin lahat. Yes, Chef. Yeah. Labo-labo na to. Labo-labo na! Atak! Tara, dito. Ito, game. Tara, stand. Suwabe, tol. Please, go. Help yourselves. Help yourselves. Ganun. Pero ito, hindi, di ba?